Hello mga pangya, welcome back to my channel. It's still me, Daisy, your maid vlogger. Nasa labas po ako at iniwan ako ng mga kasama ko. So, habang inaantay ko sila, may nareceive akong comment. Re-replyan ko po siya through this video. So, sabi dito, naranasan nyo na po bang magkasakit dyan sa Hong Kong? Yes po, naranasan ko na po. Actually, may vlog ako noon dun sa dati kong channel, pero hindi pa po naibabalik right now yung channel ko. So, hindi ko siya mapapanood sa inyo, no? Pero yes, nagkaroon na po ako ng actually, medyo for me, malalayon kasi naapektuhan ako. Pero yung mga simpleng sipon, ubo, ganyan, madalas, which is okay lang naman yun kasi, for me ah, okay lang kasi, yun nga, may pagbabago ng temperature kasi dito. Like ngayon, from summer, winter na. So, mag-iiba yung pakiramdam nyo, yung katawan nyo talaga. Na normal, pero isang take lang ng gamot, nawawala. Pero yun kasi, nauwi sa pagpapadoktor, nauwi sa pagpapa-check up ko ng maraming beses. Then, nagkasabay pa na nangyari yun ng pandemic. So, nandun yung worries ng mga employer ko na baka meron akong COVID at that time. Pero, by God's grace, hindi naman po. One year ago. So, now, healthy naman ako. Sabi pa dito, paano kung may pagkakataong masama pakiramdam mo? Or di talaga kaya magtrabaho? Pwede po ba hindi magtrabaho ng isang araw? Siyempre kung malalayong o hindi nga okay yung pakiramdam mo, medyo ano, no, hindi lang dapat isang araw yung kailangan ng katawan mo. Pero yung mga simpleng, ako madalas kong nararamdaman yung dysmenorrhea. May mga employer, actually depende ito sa mga employer nyo, pero mostly naman mga employer naiintindihan naman yun. So just be honest kung ano yung nararamdaman nyo, and then dapat kayo ah, kayo mismo, alam nyo kung saan matatagpuan yung mga, ano nila, yung medical kit nila o yung lagayan ng mga gamot nila. Kasi katulad ko, hindi na ako nagsasabi kung ano yung nararamdaman ko. Pero, dapat alam ko kung saan ko makikita. And then, nakakahiya naman, diba? At the middle of the night, natutulog na sila, masama yung pakiramdam mo, kakatukoy mo sila. So, babangon ako, alam ko kung saan nakalagay yung mga gamot, and then inom akong gamot. So, okay na yon. Although, merong time na nung mga bago-bago pa lang ako and then masama yung pakiramdam ko, alam ng employer ko, naramdaman niya na, oh, parang hindi ka natulog kagabi. Naramdaman nila. Lalo na yung mga employer ko kasi hindi sila mahilig magsara ng door nila, ng kwarto nila. So, naramdaman nila and then, sabi ko lang, masama yung pakiramdam ko, pero naging okay na rin naman after kung uminom ng gamot. So, yung ganon. Pero yung mataas talaga yung lagnat ko na kailangan ihiga talaga and then kailangan magpa-check up. Yes, umabot yun ng isa, dalawa, and then bumabalik ulit eh. So, kaya sabi ko may, hindi to normal. So, doon na uwi sa pagpapadoktor. And in that meron naman tayo, actually meron na meron ako nabasa sa ano natin, sa kontrata natin. May mababasa kayo diyan, parang sick leave na pwede niyong gamitin na kung saan alis kayo sa bahay niyo or diyan din sa bahay pa rin ng employer niyo, but you will not work. Talagang ano, hindi ka nila bibigyan ng trabaho, that's your pahinga. Ang problema lang kapag nasa bahay talaga ng employer at hindi i-consider yon, so mahirapan ka kasi kailangan mong kumilos. At naramdaman ko yon na kahit masama yung pakiramdam mo, kikilos ka. Buti na lang medyo malaki na yung alaga ko, nagsasabi na ako sa kanya na okay, hindi ko kayang magbuhat ng masyadong mabigat ngayon. Pwede bang ganito? Hati tayo sa laman ng bag mo. Yan. In-experience ko yon. Tapos sabi ko, parang konting lakad lang, napapagod agad ako, ganito, kailangan ko na ano.
So, naintindihan yun ng alaga ko. Mabait naman ang alaga ko with that. And minsan nga, matutulog muna ako, parang sobrang ganyan. Kasi hindi ako nag-ask for that. Pero meron sa ano natin. Kasi siguro inisip ko na rin at that time na okay lang yun. Kasi hindi nga alam ko yung schedule ng mga employer ko sa akin. First timer na bigla ang katawan sa trabaho, nanibago ang katawan. Yes, lalo na kung hindi ka sanay sa trabaho. And then, syempre kapag unang dating mo talaga sa bahay ng employer mo, mas yung parabang ang dami mong makikitang agad-agad kailangan ayusin. Pero some of the employer, may consideration sila. Alam ko nabanggit ko yun sa isang usapang DH or isang DH news, na lang sabihin niya ng agency sa mga employer na to have consideration na makapagpahinga ka pa. Actually, medyo ano naman, pili ko okay lang na hindi rin, kasi una, madali lang yung biyahe, ganyan, malapit lang. Lalo na ngayon, eh, mahaba kayong pahinga in quarantine hotel. Siguro yung pressure lang is nasa sarili mo na, okay, nandito na ako sa bahay ng employer ko, simula na to. Ganyan. Kung first timer ka, automatic yon sa atin. Na-experience ko yan. Ikaw ang mag-manage ng sarili mo. Kailangan mo yung i-handle yung sarili mo. So, relax lang. Huwag kang mataranta. Yes, nandyan yung sasabihin, maraming sasabihin sa'yo na kailangan mong tandaan para hindi ka magkamali sa susunod. Pero hindi naman ibig sabihin na first day mo, eh, lahat ng nakita mong kalat o lahat ng nakita mong dapat gawin, eh, gagawin mo na lahat. Kinakaltas ba sa sahod yon? Yung siklib natin, makakapagpahinga ka nun, rights mo yon, rights natin yon, na hindi yun ibabawas sa sweldo mo, wala yung kaltas sa sweldo mo, rights natin yon. Kung talaga masama pakiramdam nyo, you can use that, mga pangyaw. Okay? So, siguro kaya hindi ko lang siya ginamit kasi, una, kailangan, parang piling, unang-una kasi alam ko kailangan ako ng alaga ko. Walang kikilos talaga sa bahay. And then, pinakaramdaman ko din yung sarili ko. Alam kong kaya ko. Although may sakit nga ako, masama yung pakiramdam ko. Pero pinilit yung sarili ko. And by God's grace, okay lang naman. At tapos, kapag ang maganda pa doon, may consideration yung mga employer ko. Isa pang dahilan talaga, kaya hindi ko siya inano, kinuha, kasi nga, tumapat siya ng pandemic. So, hindi ko alam kung saan ako pupunta, tapos kung magpapa-hospital, ayaw nila at that time. So, yun. Pero, kung walang pandemic, siguro, I will choose talaga sa hospital at that time, kasi, para bang, kasi gusto ko talaga magpahinga talaga. Pero, yun, ang pinakamalaga, okay naman po ako ngayon. Sa mga kapanood ng video yun, ayun, maraming naawa sa akin kasi ang daming gamot kung ininom, pero by God's grace ito, naka 1 year na, na healthy pa rin ako. Yun lang mga pangyaw, sana nakatulong po sa inyo yun, at thank you sa pag-subscribe dito sa new channel ko. You can also follow me in my FB page. Check that FB page po. You can message me there. And minsan nagpo-post ako ng mga news about here in Hong Kong. Yan. Thank you for watching. God bless. Bye!